At habang sila'y lumilipad, may sinasabi itong mga anghel na ito. They were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory." Napakabanal ng Diyos. Napakadalisay. Napaka-perfect. Tapos tayo, punong-puno ng pagkakamali, pagkukulang, kapalpakan. And yet, here is this God inviting us to have a glimpse of the glory of His holiness. "I am the Lord your God. Be holy, for I, the Lord your God, am holy." Sa ating sariling kakayanan, hindi natin ito kaya. Pero ang Diyos ang nag-iimbita, when we might as well tugunan yung kanyang imbitasyon. Kasi napakasarap na maranasan yung presensya ng Panginoon sa ating. Let's open our Bibles in the book of Exodus chapter 15 verse 11. Babasahin ko po both sa NIV version at sa New Living Translation. Atin pong sama-samang basahin ang salita ng Diyos. Are you ready, people of God? Okay, let's all together read Exodus chapter 15 verse 11 NIV version. "Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders?" Basahin din po natin ang New Living Translation. "Who is like you among the gods, O Lord, glorious in holiness, awesome in splendor, performing great wonders?" And the Lord has blessed the reading of His word. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa presensya ng Lord. Sige po, malakas na palakpak muli sa ating nag-iisang makapangyarihan Diyos. God is good. And all the time, ayan, ilang araw na lamang po ay Pasko na. At alam ko pong excited tayong lahat, more than the gift. Christmas gifts and Christmas parties na atin pong dadaluhan at tatanggapin, ay tayo po'y muling ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating nag-iisang tagapagligtas. Amen po? Kaya nga po yung tema natin ngayong buwan is a glorious hope. Sabi nyo nga po yun, a glorious hope. We have a glorious hope because we have a glorious Savior. Dahil kakaiba yung kanyang kapanganakan, kakaiba yung kanyang pagkakaluwal dito sa mundong ito, kakaiba yung kanyang naging buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. And we look forward to looking, to seeing our glorious Savior face to face when He comes back. Amen po ba? Malakas pong palakpak sa Panginoon natin. So ang topic ko po ngayon na gusto kong i-share is pinamagatan ko pong the great and awesome God. Sabi nyo nga po yun, ang dakila at kamangha-manghang Diyos. Parang kulang pa nga sa translation yun eh. Great and awesome. Pag sinabing awesome, hindi kayang maipaliwanag. Sobrang kabigla-bigla, sobrang kamangha-mangha, sobrang dakila, sobra sa kagandahan, sobra sa lahat ng mga katangian. Amen po. And only our God has it. Amen po. Kaya ito po yung aking napiling talata. Napakaganda. Exodus 15:11, at ito po ay bahagi ng awit ni Moses. "Who among the gods is like you, O Lord? Kanino ka maihahalin tulad? Marami mang Diyos-Diyosan sa daigdig, kagaya daw po sa India. Milyones ang Diyos-Diyosan. Kasi kahit mga insekto ay ginagawa at sinasambang Diyos. At hindi lang naman mga imahin o yung sinasamba na nakalagay sa altar o sa anpaman, kundi ginagawa ring Diyos ng mga tao yung mga bagay sa mundong ito, kagaya ng pera, kagaya ng popularidad, kagaya ng tao, basta anything or anyone that we place before God, ang tawag po doon ay idolatry.
So minsan nauna yung trabaho, nauna yung mahal sa buhay, yung asawa, yung girlfriend, 'di ba? So kapag ka meron tayong ipinipwesto mas mataas sa posisyon ng Diyos sa ating buhay, nagiging Diyos daw po natin 'yon. Pero sabi dito ni Moses, sa anumang mga Diyos-Diyosa na tinatawag ng mga tao, sinong magiging katulad mo, O Diyos? Who is like you? Ang Diyos na ito na majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. Hindi mo lang siya, hindi ka lang mamamangha sa kanya, sa kanyang mga katangian, kundi sa kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Kaya po isang talata, pero nagpapaliwanag bakit natin sinasabing we have a great and awesome God. Do you believe you have a great and awesome God? Merong tayong Diyos na dakila. Pag sinabing great, dakila, malaki. At naalala ko si Brother Eddie nung Arroyo Days pa, bahagi ng kanyang mga litanya, mga famous quotable quotes ni Brother Eddie, pag samasamahin man lahat ng problema sa buong mundo, mas malaki pa rin ang Diyos. Amen po? So ito yung isang pagpapahayag, gaano kalaki ang Diyos, mas malaki pa siya sa pinagsama-samang problema ng buong mundo. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, napakaliit niyan kumpara sa kadakilaan ng ating Diyos. Amen po? At hindi lang siya malaki, hindi lang siya dakila, siya po ay kamangha-mangha. Hindi kayang liripin ng ating mumunting kaisipan yung kadakilaan ng Diyos na ito. Buti na lang may salita ng Diyos. May Biblia na sa magitan ng kanyang salita, nakikilala natin ang Diyos. At sapat ang salita ng Diyos para umusbong sa ating puso ang pananampalataya. Nang sa ganon, anuman yung harapin natin sa buhay, hindi tayo tutumba, hindi tayo madadapa, kundi mananatili tayong nakatayong matatag dahil meron tayong dakila at kamangha-manghang Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So bahagi po ng aking introduction, itong verse po na binasa natin, Exodus 15:11, ay bahagi ng awit na inawit po ni Moses matapos po nilang tumawid sa dagat na pula. It was a miraculous crossing over. Alam natin ang kwento ng Book of Exodus. For 430 years, ang mga Israelita ay naging alipin doon po sa Ehipto. 430 taon, sila po ay naging manggagawa. Sila po ay minaltrato, pinahirapan doon sa Ehipto. Kaya ang mga Israelita ay tumawag sa Diyos, humingi ng tulong ng saklolo. Kaya naman ang Diyos ay nangusap, naghanap siya ng kanyang magiging tagapanguna upang mapaalis ang mga Israelita mula sa Ehipto, at hindi lang para hindi na maging alipin, kundi magkaroon na sila ng sariling pamayanan, sariling bansa, sariling teritoryo, sariling lugar. Ang tawag ay Promised Land. Amen po ba? At alam natin kung sino yon. Ito po ay si Moses. God answered the cries of the Israelites when they were begging for God's help. At hindi po sila natanggihan ng Panginoon. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Una'y kinausap niya yung kanyang gagamitin. At si Moses nung una ay ayaw-ayaw, pero hindi niya pwedeng matanggihan ang kadakilaan ng Diyos na siyang tumawag at pumili sa kanya. So ang dami pong ginawa ng Diyos sa Egypt. Pero ito po yung isang napakaganda pang milagro sa harap ng mga Israelita, sa harap ni Moses, sa harap ng mga Egyptian army. Binuksan ng Lord ang dagat na pula. Ito po'y malalim at malawak na dagat. Kaya po siya tinawag na Red Sea. Actually, dapat reed or tambo. Kasi ang itsura niya para siyang walis tambo. Masikip, tapos pahaba. Pero ito'y malalim. Pero ang nakakamangha, una ang problema ng mga Israelita, paano sila tatawid? Dahil ang mga Egyptian soldiers ay nasa likod nila. Pero napaka-tindi ng kanilang
dilubyo. Dahil sa harap nila ay ang dagat na pula, sa kanan ay kagubatan, sa kaliwa'y kabundukan, at sa likod nila ay ang matatapang na army of Egyptians. Pero alam pong ginawa ni Moses? Moses looked up to God. At humingi siya ng saklolo sa Panginoon. At ang sabi po ng Diyos, itaas mo ang iyong tungkod. That symbolizes the power and presence of the Lord. At itinutok niya doon sa dagat na pula. And what happened? Sa kumpas na makapangyarang kamay ng Diyos na ito at walang Diyos na makakagawa nito, amen po ba? Bigla pong nahati ang dagat na pula at nakatawid ang mga Israelita. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ito pa po ang kamangha-mangha. Dahil po, di ba, ito ay dagat. So, syempre, yung ilalim nun, mamasa-masa, madi, maputik. Pero the Bible would tell us na sila'y lumakad sa tuyong lupa. Hindi lang inalis ng Lord, hinawi ng Lord yung dagat na pula, tinuyo pa niya. Kaya walang putik na naranasan yung mga Israelita. Amen po? At hindi pa po doon natapos ang kwento. So tumatawid ang mga Israelita at malamang manghang-mangha sila kasi yung kanan at kaliwa ng kanilang dinadaanan ay haliging tubig. Para silang naglalakad na yung pader ay tubig. At alam kong manghang-mangha sila kasi tayo nai-imagine lang natin na mamangha tayo. Lalo na nung napanood natin yung Ten Commandments. Amen po? Talagang doon pa lang sa visuals ng pelikulang yun, nakakamangha na. How much more sa totoong buhay? At ano pong nangyari? So yung pong sabi ng mga Bible scholars, more than 1 million people crossed the Red Sea. Pero po, hindi nga natapos yun ang kwento. Humabol ang Egyptian army. Sila rin po ay nakasakay sa kanilang mga karawahe, sa kanilang mga kabayo, and they pursued the Israelites. Tumatawid din po sila dun sa natuyong dagat na pula. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Nung nakatawid na lahat ng mga Israelita, nag-utos ulit ang Diyos kay Moses, ibaba mo na yung tungkot para mapasalikop ko na yung tubig. At nung binaba na po ni Moses yung rod of God, nagsalikop pumuli ang tubig. At ang Egyptian army ay nangalunod at nangamatay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Tama yung sinabi ng Diyos kay Moses. Etong mga Egyptian armies na ito, hindi nyo na sila makikita. Alam nyo po ba, before, ang Egypt po ang world power? Pero dahil nga po, hindi sila naniwala sa Diyos, sila po ay ibinaksak ng Panginoon at hindi na nabalik yung kanilang kinang bilang world power. Kalabanin nyo na ang lahat, wag lang ang Diyos na ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So God displayed His greatness and awesomeness before His people. Kaya nung nakatawid na si Moses, talaga pong wala silang magawa kundi mag-overflow sa kagalakan at kasiyahan. They began to sing and to dance before the Lord. At bahagi nga nung awit yung binasa natin, and it tells us about how great and awesome is our God. Alam nyo, nung sinusulat ko ito, Lord, talagang kulang pa rin naman ako. Paano ko ba ito i-expound? Paano ko ba i-describe yung awesomeness, yung majestic? Eh kahit ako, kulang yung aking imahinasyon. How to describe itong majestic in holiness, itong awesome in glory. Paano? Pero ang sabi ng Lord, tignan mo na lang yung mga scriptures nung mga nakakita ng glory ng Panginoon. And from there, kahit papaano, we will have a glimpse of what it was pag sinabing the glory of the Lord. Pero huwag tayong mag-alala. Pag tayo ay nanatiling tapat hanggang wakas, amen ba? It's either maabutan natin yung rapture o kunin na tayo ng Panginoon, we will see the Lord face to face. At least kahit papaano, meron na tayong panimulang pananaw, panimulang ideya, ano yung tinatawag na
kaluwalhatian ng Diyos. At ang rason para patuloy tayong magtiwala sa Kanya upang anuman ang kaharapin natin sa mundong ito, sa Kanya pa rin tayo lubos na magtitiwala at mananangan. Kakapit kaya tayo magtatagumpay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. So tatlong katangian that will define pag sinabing our God is a great, is the great and awesome God. Paano natin masasabi na ang Diyos natin ay dakila at kamangha-mangha? From this single verse, we see three description. Number one is majestic in holiness. Sabi nyo nga po, majestic in holiness. So pag sinabing holy, sabi nyo nga po, holy. Noong una, pag sinabing holy, ang isip natin, tao na dahan-dahan maglakad, dahan-dahan magsalita, nakasuot ng puti. And what is majestic on that? Amen po? Pero when the Bible tells us that our God is majestic in holiness, yung kanyang kabanalan ay talagang ikakamangha po natin. Yung kanyang kabanalan is not something na atin pong kakatakutan, kundi yung kanyang kabanalan ay ating nanaising maranasan sa ating mga buhay. Yung bang tayo ay patuloy pang makaranas ng malapit na ugnayan at malapit na karanasan sa Diyos na ito. The majestic of holy in holiness of the Lord, ang gusto ng Lord, ito yung magdadala sa atin palapit pa sa Kanya at hindi palayo. Amen po? Sabi po ng Exodus chapter 3 verse 5, "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Ito po ay sinabi ng Diyos kay Moses nung first time po silang nagkaroon ng encounter. It happened sa Mount Sinai. Ito pong si Moses ay naging shepherd, naging pastol. Inaalagaan niya yung tupa ng kanyang biyenan na si Jethro. At sila po ay nakarating sa malayong lugar at narating nga po nila itong Mount Sinai. Ngayon po'y bahagi ito ng Saudi Arabia. So doon po sa tukdok ng bundok ng Sinai, na malayo pa lang po ay natanaw na ni Moses na pero parang may liwanag sa dako paroon. So dahil naintriga si Moses, siya po'y lumapit. At takang-taka siya, manghang-mangha siya, pagkat may nakita po siyang halaman, isang bush na nagliliyab, pero hindi natutupok. Umaapoy, pero hindi nagiging abo. So takang-taka siya at gusto niya pang mag-imbestiga. So lumalapit pa po siya. Hanggang sa narinig niya ang tinig ng Diyos, "Do not come any closer." Huwag ka nang lumapit pa ng mas malapit. Bagkos, ito yung gawin mo. Tanggalin mo ang iyong sandalyas. Pagkat ang lugar na kinatatayuan mo ay banal na dako. Bakit naging banal yung dako? Pagkat bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai. Amen po. Pero po akong napanood sa Instagram na ito daw pong bundok ng Sinai, pag tinignan po natin, bahagi na daw po ito ng Saudi Arabia, yung upper part daw po niya parang nasunog, parang maitim. Kasi po, dito rin bumaba ang Diyos nung binigay niya yung 10 utos. At ang description, parang may malaking apoy doon sa tuktok ng bundok. At kahit nawala na yung presensya ng Lord dahil bumaba na si Moses at naibigay na yung 2 tablets containing the 10 commandments, andun pa rin po yung remembrance nung pagbaba ng presence ng Lord. Para pong nasunog yung tuktok ng Mount Sinai. Kaya po talagang ang presensya ng Lord ay kamangha-mangha. Piro mo yun, paano masusunog yung tuktok ng bundok? Kahit naman anong pagsusunog na gawin ng tao, hindi mangyayari yun. Makakalbo yung mga puno, di ba? Pero yung sunog, I mean, hindi magkikreate ng ganong itsura na parang nasunog yung tuktok. Only by the power and greatness of the Lord. Para patunayan, totoo ang Biblia. Amen po? Ang Biblia po ay hindi gawa lang ng tao. Yes, tao ang sumulat. Pagkat tao ang babasa,
Pagkaba nagsulat yung kabayo, mababasa ba natin? Siyempre, hindi. So, tao ang sumulat, pagkat tao ang babasa. Pero yung laman, yung ideya, yung kapahayagan, galing sa puso at isip ng Panginoon. Because this God wants to reveal Himself to His created people. Palakpakan nga po natin ang Lord. At ang kanyang kapahayagan ay hindi para tayo itaboy, kundi para tayo ay lumapit. Kita nyo yung burning bush na yon, it attracted the consciousness, the curiosity of Moses. At yun po yung ginagamit ng Diyos. May mga tao ayaw lumapit. Gagawa ang Diyos ng paraan. Minsan God uses problems, trials, and tests para ikaw na tao ay lumapit sa Diyos na ito at alalahanin mo na hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. At kaya kanya pinapalapit para paglapit mo, maranasan mo, totoo nga, dakila at kamangha-mangha ang Diyos na ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Another vision, another encounter na meron ang Diyos sa tao was in the book of Isaiah chapter 6, 1-3. Ito po ay si Propeta Isaias. Siya po ay dinala sa langit ng Espiritu ng Panginoon. It happens in the Old Testament and even in the New. And only God can do this. Amen po? Lalo na kung marubdob yung ating desire to have a personal encounter with God. Ang Diyos po ay tumutugon sa hangarin ng ating mga puso. Amen po? So what happened? Isaiah 6, 1-3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe fill the temple. Uulitin ko po, pero minsan ko pa po siyang babasahin. But I want you to open your spiritual eyes and let us have a glimpse of what it is in heaven. Ano ba yung itsura ng langit? Ano yung itsura ng majestic in holiness na tinuturo ng Biblia? So in the year that King Uzziah died, King Uzziah was one of a good of the good king of Judah. So ito pong si Isaiah ay nasa Judah. At nung namatay yung kanilang hari, so syempre malulungkot ka kasi namatay yung hari mo eh. So sa kanyang kalungkutan, tsaka naman niya nakita yung kariktaan ng Panginoon. Amen po? Kaya yung mga trials and tests po natin, it serves as God's way of telling us meron pang magandang mangyayari. Yung mga negative na nangyari sa atin, halimbawa namatayan, nawala ng trabaho, nagkaroon ng mabigat na problema, hindi po yan ang tutuldok sa ating mga buhay. Merong Diyos. Amen po? And in the midst of this darkness, God can give us a glimpse of His glory. Kailangan lang andun yung paglapit natin sa Panginoon. Amen po? So in the year that King Uzziah died, nagmo-mourn ang buong Judah, but here was Isaiah coming before the throne of the Lord. Kaya pag malungkot ka, mabigat yung pinagdadaanan mo, ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are tired and heavily laden, and I will give you rest." Ano man yung pinagdadaanan mo, merong Diyos na kayang tugunan at pakitaan ka ng kanyang kapangyarihan if you would only come. Amen po? So in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne. Paano niya makikita ang Diyos kung di siya nakatingin sa Diyos? Amen po ba? So Isaiah focused his mind and his heart not on the negative things around him, but he focused on the Lord. Nakatingin siya sa Diyos, nakatingin siya sa langit, kaya naman he saw the Lord seated on a throne. Nakita niya ang Diyos nakaupo sa kanyang trono. Hindi nababagabag ng anumang problema sa ating mundo. Amen po. And he remains to be in control. Sabihin niyo nga po, "My God is seated on His throne and He is always in full control of everything." Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. We have a great and awesome God. Dakila ang Diyos.
Diyos natin, makapangyarihan, kamangha-mangha, at siya'y nakaupo sa kanyang trono. Pastora, ba't nakaupo? Hindi ba pwedeng nakatayo siya at busy-busy? It means He is in control. There is nothing that will pressure our God. Walang bagay sa mundong ito na makakapagtaranta sa Diyos natin. Amen po ba? Kasi He knows the past, He knows the present, and He knows the future. Amen po? Alam niya lahat. At wala tayong problemang hindi niya kayang lutasin. Kaya ang gusto niya, tumingin ka lang sa Kanya. Para hindi tayo madapa, para hindi tayo malunod sa dami ng problema. Look unto Jesus, the author, perfecter, the finisher of our faith. Amen po? So he saw the Lord seated on a throne, high and exalted. The train of his robe filled the temple. Yung laylayan ng kanyang robe, nung kanyang kapa, pinupuno nito yung templo ng Diyos. Na-imagine niyo po ba? He saw the Lord high, he saw the Lord seated on a throne. Sa isang trono nakaupo ang Diyos, napakataas. Wala nang tataas sa tronong ito ng Diyos. Tapos yung kanyang kapa, pinupuno nito yung templo. And above him were seraphs. Ito po ay isang uri ng mga anghel. Kakaiba itong seraphs na ito. Anim ang pakpak. Yung dalawa, tinatakpan ang kanilang mukha. Dahil banal na po ang anghel, hindi pa nila kayang matitigan ang kabanalan ng Diyos. That's how holy our God is. Amen po? Napakabanal ng Diyos na ito na kahit mga anghel, hindi kaya siyang matignan. Kaya yung dalawang pakpak ng anghel nakatakip sa kanilang mukha, yung dalawang pakpak nakatakip sa kanilang mga paa. Because how can they stand before the holy God? And then with the two wings, they fly. At habang sila'y lumilipad, may sinasabi itong mga anghel na ito. They were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory." Imagine niyo po ba? Anong dating sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyong buhay? Ito yung Diyos natin. Amen po ba? High and exalted, far above all gods, far above all powers and authorities, He is high and exalted. At siya'y walang humpay na sinasamba doon sa langit. At ang pinaka-description ng pagsamba ng mga anghel ng Diyos, ang kanyang kabanalan. Majestic in holiness. Amen po ba? Pero na alam nyo yon, napakabanal ng Diyos, tapos tayo'y napakamakasalanan. Aamin, aamin. Napakabanal ng Diyos, napakadalisay, napaka-perfect. Tapos tayo, punong-puno ng pagkakamali, pagkukulang, kapalpakan. Tayo'y mga makasalanan, tayo'y mga tinimba, ngunit kulang. And yet, here is this God inviting us to have a glimpse of the glory of His holiness. Diba ang sabi, walang pwedeng makakita sa Diyos kasi mamamatay? Pero gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. At gusto niya, gayahin natin siya. Because He cannot be like us. Amen po? Hindi pwedeng marumihan ang Diyos na ito. Pero tayo ay Kanyang inaanyayahan. Come to me and be like me. I am the Lord your God. Be holy, for I, the Lord your God, am holy. Sa ating sariling kakayanan, hindi natin ito kaya. Pero ang Diyos ang nag-iimbita. When we might as well tugunan yung kanyang imbitasyon. Kasi, di ba, napakasarap na maranasan yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Meron nga pong nagsabi, bakit tatlong beses yung holy? Holy, holy, holy is the Lord Almighty.
Bakit hindi isa lang? Enough na yung one. Kahit sa Book of Revelation, 3 times. Kasi daw po ang sabi ng isang Bible preacher, because there is one God in 3 persons. Holy si God the Father, holy si God the Son, holy si God the Holy Spirit. Pwede po. Amen po? Pero pag sinabi rin po nating holy, 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 ibig sabihin even the word holy cannot fully express the majesty of God's holiness. Hindi kaya ng isang holy lang. Amen po ba? Ngayon, upon realizing na ganito ka-majestic in holiness ang Diyos natin, will it drive us away from Him? Ayoko na sa Diyos na yan, napakabanal. Sa mga taong gustong mabago ang buhay, sa mga taong gusto na mapalitan na yung buhay na punong-puno ng pagkakasala at pagkakamali, ito yung mag-uudyok pa sa atin na lumapit pa ng lumapit pa sa Diyos na ito. Pagkat ang pangako ng Panginoong Jesus, walang lalapit sa Kanya na Kanyang itataboy. We are free to come, amen po, and experience the majestic holiness of this God. Hallelujah! Yes, malakas na palakpak sa banal na Diyos. Hallelujah! Yung Kanyang kabanalan, gusto niyang ma-witness natin at tumulak sa atin para mapanatili yung kabanalang meron tayo kay Kristo. Nilinis na tayo ng Kanyang dugo. Huwag na po tayong bumalik sa pusali ng putik ng kasalanan. Amen po, pinaliguan na tayo ng Lord gamit yung Kanyang banal na dugo. Hayaan natin yung Kanyang kalinisan manatili sa atin. Or, kung tayo man po'y nagkakasala dahil hindi pa po tayo perpekto, lapit agad-agad. Huwag nang pagpatagalin. Dahil ang daming verses sa Bible na sinasabi, Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kung wala tayong malinis na puso, malabong makita natin ang Diyos. Kaya po, itong pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos should place a desire in our hearts na talagang mabuhay ng karapat dapat sa Kanya. Amen po ba? Yes, we may fail. Yes, we may fall short. Pero balik lang ng balik sa Panginoon. Huwag tayong mahiyang lumapit at magbalik loob sa Panginoon. Kasi kahit yung prodigal son nga, nung binalik ni yakap nung tatay at binihisan, dinamitan, at binigyan ng sapatos at ng singsing. Ibig sabihin, hanggat buhay ka, pwede kang magbalik loob sa Diyos at subukan muli sa tulong ng Santong Espiritu mabuhay na karapat dapat sa banal na Diyos na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Dapat po merong desire sa ating puso na, Lord, mabago na ako. Dumating sa punto na we hate sin and we love the Lord. Amen po ba? Kasi hindi dapat na, di ba, may 1 John 1:9 naman eh. Dapat in our hearts we desire na, Lord, yung kabanalan mo, yung kalinisan mo, yung kadalisayan ng puso mo, maambunan ako. And it will only happen if we will always seek the Lord. Kung lagi tayong may oras at panahon para tayo'y lumapit sa Kanya, mag-spend ng time sa Panginoon. Kasi ang holiness po, hindi yan one-time event. Kundi ito ay dapat na ine-effort natin. Dahil ang magpapabanal lang po natin sa atin, walang iba kundi ang Diyos na banal. Lapit ng lapit lang sa Kanya. Amen po ba? And makikita po natin andun yung pagbabago ng Diyos sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating pagkilos at paggawa. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. Pangalawa pong katangian ng Lord to describe His great and awesomeness. Number 2, awesome in glory. Sabi nyo nga po yun, awesome in glory. So, sabi po ng Exodus 25:17, to the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. So, ito po yung nangyari. Exodus chapter 20 po kasi binigay yung 10 utos.
Pero tinakal pa rin po 21, 22, 23, 24, 25. At sabi po rito sa mga Israelita, yung glory ni God ay kahalintulad ng apoy na tumutupok sa ulunan ng bundok. Consuming fire. Yung apoy na nasusunog, yung tuktok ng bundok. That's how they describe the glory of God. Meron pa rin pong isang propeta by the name of Ezekiel who also saw the glory of God. Kanina yung majestic in holiness na nireveal ng Lord kay Moses at saka kay Isaiah. Dito naman po yung kanyang awesome in glory. Sa Ezekiel chapter 1, 26 to 28. Muli po, let our imagination be controlled by the Holy Spirit as we try to have a glimpse of God's glory. Sabi po dyan, above the expanse over their heads was what looked like a throne of sapphire. Merong isang trono na ang kulay ay kulay sapphire. Blue yun, di ba? And high, tama ba? And high above on the throne was a figure like that of a man. So meron ulit trono, and we believe it is the same description na nakita po ni Isaiah. This time, ang nakakita naman was Prophet Ezekiel. So si Isaiah po kasi nasa Judah. Ito pong si Ezekiel, when he saw the vision of God, he was in Babylon. So na-conquer na po ang mga Israelita at nandun na po sila sa teritoryo ng Babylonia. Pero kahit they were on a foreign land, God revealed himself to Ezekiel. At ito po yung pagkakakita ng ni Ezekiel sa glory of God. What looked like a throne of sapphire, and high above on the throne was a figure like that of a man. May nakaupo sa trono. I saw that from what appeared to be his waist up, he looked like a glowing metal. So nakita po ni Ezekiel yung trono, sapphire, tapos may nakaupo sa trono na kagaya ng mukha ng tao. At mula sa kanyang baywang pataas, para siyang glowing metal. Para siyang bakal na nasusunog. Basta glowing metal. Ganun ka nakakasilaw. Naranasan nyo na bang makakita noon yung mga nagwe-welder, di ba? Inaano nila yung mga metal, tapos grabe yung liwanag. Ito po kasi parang kulang sila ng description, how to describe. Especially, that is something na first time nakita ni Ezekiel. Amen po? So he ran out of words to fully describe what he was seeing. Pero kahit papaano, nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng picture of what Ezekiel was seeing during those time. So anong sabi niyan? Mula baywang pataas, para siyang glowing metal. As if full of fire. And that from there down, the waist pataas, parang glowing metal na parang punong-puno ng apoy. At pababa, waist pababa, ang sabi dyan, he looked like fire. Para siyang apoy. And brilliant light surrounded him. Para siyang umaapoy, para siyang apoy, tapos ang liwanag sa kanyang kapaligiran. Sabi niyan, like the appearance of a rainbow in the clouds on a rainy day, so was the radiance of him. Yung kanyang kaningningan, parang yung rainbow na bigla na lang lumitaw sa kalagitnaan ng ulan. So it brought light, nagbigay ng liwanag sa kapaligiran. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Sabi ni Ezekiel, when I saw it, I fell face down and I heard the voice of one speaking. Chapter 2 na po yun, yung sinabi nung tinig. Pero dito makikita natin, ito yung pangitaing nakita ni Ezekiel and speaks about the awesomeness of God's glory. Kamangha-mangha. Amen po ba? Na-imagine nyo po ba? Anong dating po sa inyo? Nakakatakot ba o nakakamangha?
Makikita po natin yan when we all get to heaven. Amen po? Sinong excited? Palakpakan nga po natin ng Lord. May mga tao, no, gusto nila na, ano kaya itsura nung ano, Niagara Falls? Kasi parang ang ganda-ganda niya, no? O kaya ano itsura kaya nung, yung iba't ibang mga magagandang lugar sa buong mundo? Pero dapat tayo mga Kristiyano, talagang nasa pangarap natin, Lord, ano kayang itsura mo? Ano kayang makikita ko pagdating ko dyan sa iyong kaharian? Minsan yun yung isipin natin, nang sa gayon, it will bring us closer to God, and it will create in our hearts a desire to be with Him. Kaya po pala itong si Haring David, ang dami niyang awit. Sabi niya, mas gusto ko pang manatili ng isang araw sa loob ng templo ng Panginoon kaysa sa 1,000 araw at kung saan-saan ako makarating. Diba? Dahil ganun na lang yung kanyang desire to be found in the presence of God. Tayo po ba? Naiinip ba tayo sa gawain ng Panginoon? Or are we looking forward na kahit Sunday service, midweeks, prayer meetings, we will have a glimpse of heaven right before our eyes? At pwede po yun, depende sa kahandaan ng ating puso, depende sa desire natin to see the Lord in His glory. Kasi wala tayong hihingin na ipagkakait ng Diyos, lalo tama yung ating motibo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. So this is the glory of our God. Hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang panlupa, no? Pero kahit pa paano, nagkaroon tayo ng idea o para palang liwanag ng rainbow sa habang umuulan. E diba, usually pag naulan, madilim. Tapos biglang magsashine yung rainbow, nagbibigay ng liwanag. Tapos yung itsura niya, para siyang glowing metal. Bakal na hindi nagliliyab eh, nag-glow. Nagbibigay ng sobrang liwanag. At yung liwanag na yon hindi nakakatakot, kundi ang sarap na pagmasdan at matutuwa ka dahil God is revealing His glory sa iyong harapan. Amen po ba? Malakas nga pong palakpak sa Panginoon natin. Our God is awesome in glory. And yun nga po, I really believe that the Holy Spirit is speaking into us. Gusto ng Lord na more than we see and we magnify the problems, ano man yung problemang meron tayo sa Pilipinas, sa bahay, sa trabaho, makita rin natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Para hindi tayo puro problema na lang yung tumatakbo sa utak natin. Once we decided to worship the Lord, His presence will come down upon us. And we will have a glimpse of what it is to worship God in the heavens. Amen po. Hindi ito'y pagkakait ng Diyos. Mas maganda nga po, sa kabila ng kalungkutan, doon natin masamba, mapurit, maluwalhati ang katangi-tanging Diyos natin. Amen po. Last po. So, tatlo lang naman po ito. Una po is yung majestic in holiness, awesome in glory, at pangatlo po ay working wonders. O sabi nung NLT ay performing great wonders. Pero sa NIV ang sabi po ay working wonders. Sabi nyo nga po, working wonders. So hindi mo lang siya ikakamangha yung kanyang larawan, yung kanyang katangian, kundi yung kanyang nagagawa, ginagawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Amen po ba? Meron bang ginawa ang Diyos sa iyo na kamangha-mangha? Palakpakan nga natin ang Lord sa kanyang kamangha-manghang gawa. So, sa Exodus 34 verse 10, ito na po yung nagkasala ang mga Israelita. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Pangalawa, sa 10 utos, sa Exodus chapter 20, ako ang Diyos, wala ka dapat ibang Diyos maliban sa akin. Yan yung number one command, you shall have no other gods before me. Pangalawa, you shall not make for yourself any images na kawangis ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa, huwag kang luluhod, pagkat ako na yung Diyos ay mapanibughuin, seloso.
parurusaan ko yung aayaw sa akin mula tatlo hanggang ikaapat na henerasyon. Pero pagpapalain ko to 1,000 generation ang mga magmamahal sa akin. So ang sabi, wag gagawa. Hindi naman sinasaba, Pastore. Eh. Ang linaw, gagawa pa lang, bawal na. Nang anumang kawangis ng nasa langit. Ano ba yung mga nasa langit? So pag sinasamba mo yung anghel o yung mga namatay na, bawal. Kawangis ng nasa lupa, yun nakikita natin, tao man yan, o halaman, o hayop, bawal. Pati yung nasa ilalim, yung mga sumasamba sa mga kumikilala sa mga kung ano-ano mang laman lupa, bawal. Dahil ang Diyos ay mapanibuguin. So, binigayan ng Diyos yung 10 utos. After nun, pinaakyat ng Diyos si Moses sa tuktok ng Sinai. At yun nga, habang nag-uusap si Moses at ang Diyos, yung tuktok ng Mount Sinai, parang consuming fire. E napatagal po si Moses. 40 days and 40 nights. Nainip ang mga Israelita. Lumapit sila kay Aaron, kapatid ni Moses, kuya ni Moses. Sabi na, Aaron, hindi na namin alam anong nangyari kay Moses. Ang tagal-tagal niya. Gawaan mo kami ng Diyos. Sabi ni Aaron, sige, ako na mga alahas niyo. So, kinuha ni Aaron ang kanilang mga golden ornaments, singsing, hikaw, pulseras, lahat. Tinunaw ni Aaron. At kinalabasan, nakagawa siya ng isang gintong guya or baka. At sabi ni Aaron, eto na ang Diyos nyo, Israel. At nagkaroon sila ng revelries, pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sabi pa nila, eto yung Diyos na nagpalaya sa atin mula Ehipto. Eto yung Diyos, kamukha ng isang gintong baka. Worshipping the created rather than the creator. At maraming tao ganyan. Hindi makasamba ng walang nahihipo. Hindi makasamba ng walang nakakapa at nakikita. Tapos yung nakikita lang nila, yung ginawa ng Diyos. Why worship the created when you can worship the creator? Amen po ba? And this creator should be worshipped in spirit and in truth. Sabi po ng Exodus 34:10, after pong bumaba ni Moses, nagalit siya sa mga Israelita, pinarusaan sila ng Diyos, tapos tinunaw yung gintong guya, pinainom sa mga Israelita, at ang sabi ng Diyos kay Moses, ayoko na kayong samahan. Napakatigas ng ulo nyo. Baka sa daan pa lang, malipol ko na kayo. Buti na lang na nalangin si Moses. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ang iyong bayan. Kung hindi mo sila kayang patawarin, kahit ako, burahin mo na rin ang pangalan ko dyan sa aklat sa langit. Hindi kaya ng Lord. Amen po ba? Sabi ng Diyos, hindi! Yung mga nagkasala sa akin, yun yung buburahin ko yung pangalan. Kaya nga po, napakagandang paalala. Huwag pa kasiguro na nakasulat yung pangalan natin kung patuloy tayong sumusuway at tumalikod sa Panginoon, baka mabura. At pag nabura, at nataong kinuha na tayo ng Lord, hahanapin yung pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit, hindi na makita. Nabura na pala dahil sa ating katigasan ng ulo at pagre-rebelde sa Panginoon. Dahil posible po na mawala yung ating pangalan kahit na isulat na. Kaya po napakalaga, pakaingatin natin yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Amen po. Buti na lang merong isang Moses na handang itaya yung kanyang buhay para sa matitigas na ulo ng mga Israelita. And because of that, napahinuhod ang Panginoon. At nagbigay ang Diyos ng pangako. Exodus 34:10, then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Sabi ng Diyos kay Moses, sige, mula ngayon,
pakikitaan pa rin kita ulit ng mga kamangha-manghang gawa na hindi ko pa nagagawa sa anumang bansa, gagawin ko lang sa bansang Israel. Amen po ba? Sabihin niyo po, working wonders. Alam niyo, nabanggit din niya ng Lord sa Exodus 3:20. So sabi niya ng Diyos kay Moses, nung nag-uusap sila sa bundok ng Sinai, nung pinapapayag pa lang ng Lord si Moses na sumunod sa Diyos, kasi nung una ayaw ni Moses, sabi niya, iba na lang Lord, ako ay bulol. Pero hindi, siya pinili ng Lord. Amen po ba? At ang sabi ng Diyos, pumunta ka kay Parao, sabihin mo, let my people go. Pero ngayon pa lang Moses, para praising, sinasabi ko sa iyo, hindi siya makikinig sa iyo. Kaya ito gagawin ko, sabi ng Diyos kay Moses. So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go. So meron din pong salitang wonders. So may wonders sa Exodus 34 verse 10, pero ito ay magandang wonders. Amen ba? Pero ang Exodus chapter 3 verse 20, the Lord also spoke of wonders. Kaya lang itong wonders na ito ay medyo nakakatakot. He will perform wonders in Egypt so that he, the Pharaoh, will let you go. So, yung pong wonders dito ay parusa sa mga Egyptians mula kay Parao hanggang sa kanyang mga tauhan, hanggang sa kanyang mga kababayan for refusing to hear, to hearken to the voice of the Lord. Dahil ayaw makinig, paparusahan ng wonders ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano yung wonders? Yun yung sampung salot. Wonders pa rin kay God, but it means punishment to those people who refuse to acknowledge this great and awesome God. Gayon din, the wonders that God promised to Moses sa Exodus 34 ay mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. And it speaks of His blessings and favor and miracles upon His people na sumusunod sa Kanya. Anong wonders ang gusto nyo? Wonders ng parusa, meron ang Diyos niyan. Sampung salot, ang dulo, namatay lahat ng panganay sa Egypt, kahit yung hahalili sa Parao. Wonders na ni God, because no one can do that. Wonders of God, yung napuno ng palaka, ang buong Egypt. Wonders of God, na yung tubig ng Nile River, naging dugo. Wonders of God, na napuno ng balang, ng locust, ang buong Egypt. Wonders of God, walang kuryente, walang liwanag sa buong Egypt. Wonders ni God, lahat ng livestock, mga alagang tupa, kamelyo, baka ng Egypt, lahat ng namatay. Wonders of God, umulan ng bitak-bitak na yelo. Wonders of God yon that punished the nation of Egypt. Pero may wonders din si God sa Israel. Walang liwanag sa Egypt, sa Goshen may liwanag. Wonders of God yon. Amen ba? Lahat ng livestock ng mga Egyptians na hindi nila tinago sa bahay nila bilang pagsunod kay Moses, lahat ng mga nandun sa parang sa bukid na mga livestock ng Egypt namatay. Samantalang sa Israel, yung livestock nila walang namatay kahit nasa labas. May bitak-bitak na yelong umuulan sa Egypt. Sa Goshen, na bahagi ng Egypt, na doon nakatira ang mga Kristiyano, ang mga believers of the Lord, walang tipak-tipak na yelo. Wonders yun ng Diyos. To distinguish those who believe in Him and those who do not. May pagkakaibang trato ang Diyos sa mga sumusuway at sa mga naniniwala sa Kanya. Totoo po ang Diyos. Totoo yung wonders niya. Totoo yung parusa niya. Totoo rin po yung pagpapala niya. Totoo po ang Diyos. Kaya awayin niyo ng lahat. Suwayin nyo ng lahat, wag lang ang Diyos.
Meron po akong nakausap, nagtatrabaho siya sa DPWH. Nag-uusap sila, tuwang-tuwa sila sa mga panukalang batas ng buong mundo. It's all about pagbangon. Mula sa pandemya, buong mundo, they were talking about bills para po ibangon ang kanilang mga ekonomiya. Iba't ibang bansa ito. At nalungkot dahil sa Pilipinas, ang pinasang batas, Soggy Bill. Sa Amerika, pipirmahan ni U.S. President Biden, same-sex marriage. Awayin nyo na pong lahat, wag lang ang Diyos na ito. Suwayin nyo ng lahat, wag lang ang Diyos at ang kanyang salita. Dahil wala po tayong pagtataguan pag ang Diyos ay nagalit sa atin. Pinakita niya na ito nung unang panahon sa Old Testament, kahit sa New Testament. Hindi pa ba tayo matatakot sa Diyos na ito? Ito po yung panahon para kunin ang puso ng Diyos, dahil walang makakasalba sa atin kundi ang Diyos na ito. Amen po ba? Hindi po ito yung panahon para awayin siya at suwayin ang kanyang mga utos. Ito po yung panahon na pilitin natin, pag sumikapan nating sundin ang loob ng Diyos dito sa lupa kagaya ng sa langit. 19 na senador pumayag sa Soggy Bill. Pag inaral niyo yung Soggy Bill, nakatago. Akala lang natin, para mawala yung discrimination sa mga kaibigan nating bakla, tomboy, at kung ano-ano pang gender na alam nila. Pero yung lalim nung batas na yon, aalisan ng kapangyarihan ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Walang kapangyarihan na ang magulang para magsabing lalaki ka o babae ka, kagaya ng nangyari sa Canada. Alam nyo ba sa Canada, meron tayong kapatiran doon, iyak ng iyak yung nanay. Pagkat doon sa Canada, uso ang Soggy Bill. Hindi na nga bill, law. Na yung nanay, sinabi niya, lalaki ka. Nagsumbong yung bata sa teacher niya. Ba't ka umiyak? Sabi kasi nung nanay ko, ako'y lalaki. Eh, puso ko'y babae. Ginawa nung teacher, tumawag sa polis. Yung nanay, kinausap at sinabi, mula ngayon, hindi mo na pakikialaman ang buhay ng anak mo, kinuha yung anak sa kanya. Because there is Soggy Bill in Canada. Papayag ba kayong mga magulang? Ito po yung nakapaloob sa Soggy Bill, kaya ayaw natin. We are not against our friends who are lesbians and homosexuals and transgender. We love them and we're praying for them. Pero yung pakialaman nila ang institusyon natin, malinaw sa saligang batas ang pamilya'y binubuo ng nanay, ng tatay, ng anak, papalitan po yan ng Soggy. Dahil pag tatay pwede ng transgender, pag nanay pwede na rin transgender. Guguluhin po nito ang napaka-sagradong institusyon ng ating bansa. 19 na senador ang pumirma. Tuwang-tuwa pa ang pinaka-author na si Madam Senator Risa Ontiveros. 5 na lang po ang hindi pumipirma. At sabi ng ating minamahal na Senator Joel Villanueva, lalabanan nila yung Soggy na yan. Because we would rather obey God than please any human being on the surface of the earth. Tuwang-tuwa po ako nung nabalitaan ko na may delegate po ang Pilipinas pinadala doon sa Switzerland yata yon, sa isang bansa. At pinipressure yung Philippine delegate, pumayag na kayo sa Soggy Bill. Pero very strong si Remulla and the delegate, the Philippine delegates na pinadala doon, sabi nila, no. Dahil sa Pilipinas mataas ang family closeness, di ba? Family ties. Napakalakas. And we are the only Christian nation in the Far East. Kaya po mga anak ng Diyos, tumindig tayo. Mga anak ng Diyos, pilitin natin na sumunod tayo sa Diyos at hindi sa utos ng tao. Dahil pag nagalit ang Diyos, saan tayo pupulutin? Yes, God
has working wonders at nakaidya ito as punishment sa mga sumusuway pero pagpapala sa mga sumusunod. Ang gustuhin natin, wonders of the Lord because we are following Him and His words. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isa pa pong nakakalungkot, actually ito yung mga sinabi ni Brother Eddie kahapon sa PGM anniversary, nilang po na record eh. Nagkaroon na naman po ng UN boto, parang, di ba ang Pilipinas, panahon ni Manuel Rojas, panahon ni Manuel Quezon, nakatulong tayo sa Israel. Nagkaroon na naman po ulit ng parang bill or parang usapin doon sa UN. Kaya lang, instead of us voting for or in favor of Israel, we voted against. Kaya po, kahapon nagkaroon ng prayer of repentance. Ang dami pong gustong gawin ng kaaway para sirain ng bansa natin. Huwag po tayong papayag. Amen po ba? Napakalinaw ng instruction ng Lord. Pray for your leaders. Submit to your leaders. Leaders in the home, leaders in the church, leaders in the nation. Pray for them, whether you like them or not. Halimbawa, ayaw nyo sa akin. Utos ng Lord, pag-pray nyo ako. Kasi ako yung pastor. Amen po ba? Even if you do not like me as a person, you should pray for me because of my position. Ganun din po. Barangay chairman nyo, teacher nyo. Yung teacher ko kasi, pastora, bias eh. Sumasagot naman ako, hindi mataas yung grade ko. Pray for them. Pero you are not to rebel against God-ordained authorities. We should pray for them and submit to them. Pag sila'y mali, ang Lord ang kakastigo sa kanila, hindi tayo. Bilang mga Kristiyano, lahat ng leader na nilagay ng Lord above us, whether sa church, sa family, sa organization, sa bansa, dalawang pinagagawa ng Lord, Romans 13, submit to the governing authorities. At sabi rin po ng Timothy, pray for those who are in authority. Nang sa gayon, maranasan natin yung wonders ng Panginoon. Amen po ba? Hanggang ngayon, kumikilos po ang Diyos. Sabi ng 2 Chronicles 69, the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is perfect and loyal towards Him. Totoo po ang Diyos. Maganda po i-develop natin ang banal na takot sa Kanya. Amen po ba? So ano yung wonders ng Lord sa Egypt? Yung 10 plagues? Yung crossing of the Red Sea, mabuting wonder sa mga Israelita kasi nakatawid sila sa dagat ng pula. But the same wonders destroy the Egyptian army. Amen po ba? Tayo pumili, anong wonder ang gusto mo? Wonders na magliligtas at magpapala sa'yo o wonders ng Lord na ikababaksak mo? Doon tayo sa wonders ng Lord na nagbibigay ng buhay, biyaya at pagpapala kasi sumusunod tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. Amen po ba? Ano yung wonders ng Israel? They traveled 40 years around the wilderness. Walang namatay sa gutom. Araw-araw umuulan ng tinapay. Ang sabi ng Book of Psalms, tinapay ng langit. Nag-fasting, sabi ng mga Bible scholars, mukhang nag-fasting ang mga anghel ng Diyos para lang mapakain ang mga Israelita. 40 years. Walang namatay sa gutom. Wala ring namatay sa uhaw kasi kahit sa bato, nagpapalabas ang Diyos ng tubig. Disyerto yun, nakakain sila ng meat from the quail. Umuulan ng pugo. Quail. Hindi man sila nag-aalaga ng quail. Pero nagpapadala ang Diyos sa kanila ng karne. Ano pa? Yung kanilang sapatos, 40 years, hindi napudpud. Yung kanilang damit, 40 years, hindi nasira, hindi napunit, hindi nag kumupas, hindi.
Tapos pag umaga, sa tindi ng araw, merong pillar of cloud. Sa gabi, merong pillar of fire. Those were the wonders of God to His beloved nation. Lalo na sa mga sumusunod sa Kanya. Doon po tayo. Kasi kaya pa rin i-display ito ng Panginoon. Huwag tayong pumanik sa mga kumakalaban sa kalooban ng Lord. Dito po tayo sa magsusumikap na tuparin ang Kanyang kalooban. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So what will be our response upon realizing the great and awesome God na meron tayo, na siya ay majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Ano yung respond natin? Sabi po ng Revelations 15 verse 4, "Who will not fear you, O Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed." Sinong hindi matatakot sa iyo, O Diyos? Sinong hindi mag-aalay ng papurit, pagsamba't pagkilala sa iyo, pagkat ikaw lang ang banal? Lahat ng bansa, sila'y lalapit upang ikaw ay sambahin, pagkat nahayag ang iyong mabuting mga gawa. What will be our response upon knowing that we have a great and awesome God? Kailangan po i-develop natin yung fear of the Lord. Sabi nyo nga po, fear of the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Huwag ho natin siyang maliitin. Huwag ho natin siyang hindi seryosohin. Totoo po ang Diyos. He is slow to anger, abounding in love and faithfulness, but He is also the God of wrath and the God of justice. Hindi tayo matatakot kung sumusunod tayo sa Kanya. Pero kung tayo'y sumusuway, matakot po tayo. Dahil dapat katakutan ang banal na Diyos na ito. Amen po ba? And then let's bring glory to His name. Bigyan mo siya ng parangal. Bigyan mo siya ng pagsambang nararapat sa Kanya. Bigyan mo siya ng papuri. Kilalanin mo ang Diyos na ito. Huwag, kapag ka nandun ka nakaratay sa banig ng karamdaman, habang malakas ka, habang matino pa yung pag-iisip mo, habang may hininga ka, kilalanin mo ang Diyos na ito. Amen po? And sambahin mo siya. Ilagay mo siya sa pedestal ng buhay mo. At the top, huwag sa pangalawa, pangatlo, ilagay mo siya sa una. Let Him be our priority, for He deserves it. Amen po ba? Malakas nga pong palakpak sa Panginoon. Hallelujah. At gusto ko rin po itong idagdag. Luke chapter 2, 9, 13, and 14. Ito po yung nangyari when Jesus was born in Bethlehem. An angel of the Lord appeared to them, to the shepherds, and the glory of the Lord shone around them. Muli po nabanggit yung glory of the Lord. Gabi po yun, pero nagliwanag because of the glory of the Lord. At natakot yung mga shepherds. Siyempre, first time nilang makakita ng ganon. Pero sabi ng angels, angel of the Lord, huwag kayong matakot. Meron akong magandang balita. Ngayon, ipinanganak na ang tagapagligtas ng buong mundo. Amen po. And then, sabi ng verse 13, "Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angels, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests.'" There will be peace. Kahit magkagula-gulantang ang mga planeta sa buong mundo, kahit mag-ahunan ang dagat sa syudad, kahit ano pang mangyari sa ating kapaligiran, if we have the peace of the Lord, we will have rest. There is nothing to fear except God. Amen po? Wala tayong dapat na katakutan kung ang Diyos ay ating kinatatakutan. Amen po ba? Glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests. If you want the peace of the Lord, let His favor rest on us.
At ito yung mga taong kumikilala sa ating Panginoong Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas at anak ng Diyos na nagkatawang tao para ikaw at ako lalong lumapit sa Panginoon. God was worshipped from afar in the Old Testament. But when Jesus came down on earth, ang Diyos ang umabot sa atin, and yung pangalan, isa sa pangalan ng Panginoong Jesus was Emmanuel, which means God with us. Yung Diyos na parang ang hirap maabot, siya po yung umabot sa atin. At habang nandito tayo sa lupa, we can experience the presence, the power, the glory of the Lord through His beloved Son, the Lord Jesus Christ. Amen po? So again, what will be our response to this great and awesome God? Basahin niyo nga po yung 1, 2, 3. Ay po. 1, 2, 3. Isa pa po, yung may conviction. 1, 2, 3. It should be our individual response. Personal, individual, natugon natin after the Lord has revealed to us that He is the only great and awesome God. Malakas pong palakpak sa Panginoon, and let us all stand in the presence of God. Hallelujah.